magandang umaga po sa inyong lahat na patuloy na nagpo-follow po ng aking channel. Ano, muli po tayong nagbabalik ng Rantipal TV. Ito po muling inyong lingkod si Pastor Rantipal Angkit na nag-aanyaya po sa inyo. Sa umaga pong ito ay tayo po ay muling mag-aaral. Ano, ako po ay may nihandang tinatawag tutorial. Ano, ako po ay magtuturo ng tinatawag kung paano po gumawa ng tinatawag PowerPoint presentation using our cellphone or yung tinatawag Android po, mga Android phone po natin or yung mobile phone po natin, ano. So ako po ay magtuturo, ano, sa umagang ito. So ano po ay yung unang mga steps na gagawin natin, o ano pa yung mga hakbang na gagawin natin para kung paano gumawa ng tinatawag PowerPoint presentation? Una po ay punta po tayo sa tinatawag sa Play Store po natin. No, and then pagdating sa Play Store, no, mag-download po tayo ng tinatawag WPS, ano. So kung hindi ka pa wala ka pang tinatawag application ng WPS, i-download po natin sa tinatawag Play Store. At pag na-download na po natin, ito po yung tinatawag WPS, ano. Pag na-download na po natin, ano, so punta na po tayo doon sa tinatawag WPS, pasok po tayo. At pag pumasok na po tayo, ito po yung magiging feature na makikita po natin yung tinatawag. Meron pong tinatawag test mga pito pong mga pitong available po na tinatawag pagpipilian po natin. Una yung tinatawag PDF tools, yung documentation translation, picture sharing, edit PDF on PC, picture to documents, scroll tools, and parenters and more, no. So, yung recent po, makikita niyo po na kung saan meron pong mga recent po na mga files dyan. Yun yung mga nakasave na po na ginawa ko pong mga tinatawag PowerPoint presentation. So, gagawa po tayo ng bago. Ano, at kung gagawa po tayo ng new presentation, ang pipindutin po natin ay, of course, ito pong nakikita po natin na tinatawag may plus dito. Yun lang po yung pipindutin natin, ano, para makagawa po tayo ng tinatawag new presentation. So, gawa po tayo. Sa create nyo, makikita po natin dito yung anim na features: document, presentation, spreadsheet, PDF, memo, scanner. So, of course, ang pipindutin po natin yung orange na to na kung saan ay para sa tinatawag presentation. Ano. So, let's create new presentation. So, pag nandun na po tayo sa create new presentation, makikita po natin yung mga slides. So, by the way, ano, paggagawa po tayo ng tinatawag mga tinatawag PowerPoint, dapat hindi po tayo naka-landscape, dapat naka-portrait po tayo. So, tayo po ay naka-portrait kasi mahirapan po tayo pag naka-landscape tayo, no. Una po, ano, ay dun sa tinatawag new presentation, makikita po natin dito na kung saan meron pong mga templates na dito na kung saan ay downloadable naman siya, no, na mga templates for work reports, for business, for nature, for simple and minimal education album, medical, etc., etc. Ano, so pwede po nating i-download yung mga tinatag templates na yon. However, kung wala po tayong naka-download ng mga ready na ng mga templates, depende doon sa tinatawag presentation na gusto nating gawin, ay pwede po tayong mag-download dun sa Google, ano. Google mag-download, ano, ng mga marami pong mga templates na pwede nating i-download, ano. Na pwede nating gagawing background para sa tinatawag presentation natin. So ngayon ang gagawin po natin na tinatawag PowerPoint presentation ay patungkol sa tinatawag prayer, ano. So sa prayer, so meron na po kong hinandang templates para sa tinatawag presentation na gagawin po natin. So, pag gumawa po ng new presentation, pag pinindit po natin itong tinatawag blank, ay mapupunta po tayo dito. Ano. So, makikita po natin na kung saan ay sa ilalim po, ano, makikita po natin yung mga features dun sa tinatawag paggawa ng presentation. May tinatawag slide, picture, text box, and shape, ano. So of course, ano, pupunta po tayo doon sa taas doon kasi yung pag-edit, magdo-double tap po tayo, double tap, ano. So makikita po natin na kung saan ay meron pong meron na pong
tinatawag meron po sa baba, makikita po natin yung pinaka keyboard niya, ano, para dun sa pagta-type po natin. So ako naman po, ano, balik tayo, mas maganda po na magta-type po tayo, meron pong tinatawag background, meron po tayong tinatawag pinaka templates, ano. So para magawa po natin yon, ang gagawin po natin ay maglagay po tayo ng tinatawag picture, as much as possible yung templates po na gagawin natin or yung background, ilagay po natin doon sa tinatawag sa gallery po natin, para pagpindot po natin ng picture, no, ito makikita po natin na kung saan ay meron po dito, no, picture. Pag pinindit po natin yan, automatic mapupunta tayo doon sa gallery, and pag pinindit po natin yung template na gusto natin, papasok po yun doon sa tinatawag sa doon sa tinatawag pinaka presentation po na gusto nating gawin, ano. So ayun po yung background na pinili ko, pag inoki ko, ano, presto, ano, nandun na po, ano, na kung saan nakalagay na doon sa tinatawag sa slide, ano. So ang gagawin po natin ay itadrag na lang po natin para mapunuan yung tinatawag slide. So gayon yung ganun yung gagawin natin, ganun din sa taas, ano, itadrag natin. Then pwede natin i-landscape para mas mabatak natin siya. So ganun po yung gagawin natin. So nandun na po siya, no, nakaset na, no, yung tinatawag slide na slide number 1 po natin. So ngayon ang gagawin natin, ano, ay yung slide na yon ay lagyan natin ng tinatawag text box, ano, para sa tinatawag kung ano yung gusto mong ilagay dun sa tinatawag sa text box na yon. Halimbawa yung edit gusto mong ilagay is the power of prayer, no? So the power of prayer. So pindutin po natin ito po, para doon sa tinatawag ito dito sa ilalim, no, yung sa pinakagilid, yun po yung pipindutin natin, kasi para doon sa tinatawag mga fonts, para doon sa tinatawag mga styles, ano, yung tinatawag size po ng tinatawag fonts natin, and of course yung spacing, ano, yung pwede nating i-bold yung mga letters. So ang gagawin po natin is pindutin po natin, double tap, tapos kung anong kulay ang gusto po nating gusto, ano, sa tinatawag sa letter, pwede nating i-bold siya, ano, bold natin para mas naka. Then yung sizing, ano, kung anong gustong size natin, ano, halimbawa size number 54, ano, so yun siya, ano, number 54. Then kung ano pong kulay ang gusto natin, halimbawa red, ano, the power of yellow, so or yellow. Oh, hindi na makikita yung yellow, dapat dark siya para mas makita. So black na lang, ano, yung pinaka kulay ng text color natin. Then yung mga style po, ano, na style po ng tinatawag letter niya ay mas kung ko yung tinatawag calibri siya, calibri, ano yung style ng tinatawag letter po niya. So pwede po tayong mamili dito, ano, mga libre po to, ano, pero pwede po tayong mag-download, may mga bayad na mga style, ano, ng tinatawag
mga little funds, ano. So pwede po tayong magbayad, mag-download, ano. Kasi itong mga nandito, mga libre po to, ano, na pwede natin gamitin. Pero kung gusto mo ng tinatawag mas maganda, pwede po tayong mag-bayad po, ano. Marami po, marami pong mga tinatawag mga styles po na pwede po nating gamitin, ano. Magbabayad lamang po tayo, ano. So ano ba yung magandang design or style, ano? So I think pili po tayo, no, siguro. Pili lang tayo, napakarami naman dito. Dancing script. No, ito yung dancing script, ano. So then ang gawin po natin ay i-center po natin, no. So naka-center na po siya, the power of prayer. So, pwede po natin siyang palakihin pa. Ano, pindutin po natin itong ano sa tinatawag ito po, oh, para palakihin yung tinatawag fonts, yung size po ng fonts. Yun po yung pipindutin natin, ano. Pag gusto naman po nating bawasan, ano, yung sa kabila naman yung pabawasan natin, may sign po siya ng koan ng negative or minus para mabawasan po yung tinatawag size po ng fonts. Ano. So, yun na po, ano, the power of prayer. Ano. So, tapos na po natin yung tinatawag first slide. Ngayon, pupunta na naman tayo sa pangalawang slide. So, pindutin po natin yung pangalawang slide, ano, na blank. So, nandun na po tayo sa tinatawag pangalawang slide. So, mag-add na naman tayo ng tinatawag template para doon sa tinatawag slide natin. Punta po tayo doon sa tinatawag picture. And, add na naman po tayo ng tinatawag slide, ano. So, ang i-add po natin, ito po, tinatawag picture. I think ito. Oh, yan. Okay. Napakahalaga po yung tinatawag template, ano, kasi or yung background na kung saan susulatan po natin, kasi mas maganda po yung presentation pag meron po yung tinatawag background yung tinatawag ipipresent po natin, ano. So depende rin yung mga templates, depende rin dun sa tinatawag nais nating ipresent. Halimbawa yung, kung yung katulad ngayon yung topic natin, ano, na gusto kong ipresent is the power of prayer, dapat related yung tinatawag mga templates mo doon sa tinatawag gusto mo na kung saan ipipresent. So, of course, yung templates natin na ginamit is yung Bible. No? So, unang gagawin natin sa portrait natin ay gagawa tayo ng tinatawag mga points. Ano? The power of prayer. Unang points po na sa tinatawag the power of prayer. No? Pwede tayo maglagay ng tinatawag verse edit. The prayer of righteous. Abelit. Much. So, pinalaki ko po siya, no? So, pagpapalikihin po natin yung templates, ang pipindutin lang natin yung tinatawag ito po, ano, yung dalawa na to. Kung palakihin yung positive, yung plus, or kung papalitin naman natin yung negative na may minus sign, ano. So, pagkatapos nun,
yung pinalaki ko na siya, yung tinatawag glitter po, ano, yung text color. So ang gamitin natin ay yan, yellow, ano. So the prayer of righteous availeth much, ano. So yun po yung done. So yun na po yung presentation natin, so edit pa natin. Pwede natin palakihin pa or center natin. And pwede natin i-fold. So yun na po yung tinatawag pangalawang slides po natin, ano. So yung pagplini po natin yan, depende sa dami ng slides na pre-present natin. Pagplini po natin yan, yun ay ilalabas, ano, pag mag-present na tayo. So yun na po yung slides natin. So ang gagawin natin, i-swipe na lang natin para sa next slides during sa tinatawag presentation po natin. So yun po yung tinatawag, ano, sample po ng tinatawag kung paano po tayo gumamit ng tinatawag, kung paano tayo mag-edit ng tinatawag PowerPoint presentation.